Good evening mga kaagar. Ang aking pong katalakayan po sa inyo ngayon ay how to establish legal agarwood plantation. Una po, kailangan po mayroon pong title ang inyo pong o ang ating lupa, land title o di kaya tax deck. Pangalawa po, bumili lamang po sa mga registered agarwood nursery. Bakit kailangan bumili sa mga registered agarwood nursery? Sapagkat sila lamang po ang magbibigay, nag-i-issue ng sales invoice o OR, original receipt. At sila po ay mayroong mga wildlife cultured permit. Para yung number, wildlife cultured permit number, ay mailagay po nila doon sa kanila pong ini-issue na resibo. Pangatlo po, kailangan ipaalam po sa barangay na nakakasakop po sa inyo ang inyo pong agarwood plantation. Barangay informed clearance po ang tawag po doon for your agarwood plantation. Pang-apat, photos of your stable agarwood plantation. Kasi ang gusto ng DNR, yung mga naitanim po natin na agarwood ay stable na po bago po natin i-apply ng o kumuha ng CTPO, Certificate of Tree Plantation Ownership. Panglima po, letter of intent address po sa DNR, Senro o kaya Pinro. Yung pinakamalapit po na DNR office sa inyo pong lugar, yan man ay Senro, yan man ay Pinro, ay doon po pwede pong magpara, mag-apply po ng Certificate of Tree Plantation Ownership. So, iyan lamang po ang limang bagay na yan. Ay maaari na po tayong magparehistro ng ating pong tanim. Uulitin ko po, number one, ang lupa na dapat pagtatiniman ay pagmamayari po ninyo. Mayroon pong land title o di kaya tax deck. Halimbawa, itatanong naman natin, halimbawa walang lupa at mayroon lamang po tayong tinatawag na tenant o inupahan na lupa, pwede rin po yun as long na meron po tayong SPA, Special Power of Attorney. Kasi yun po ang magiging garantiya pagdating ng harvest time na tayo po ay may karapatan sa ating pong tanim dahil po doon sa galing sa landowner na Special Power of Attorney. Pero para sa akin, mas maganda na sariling lupa para less hassle po. So, ngayon naman, paano ba ang tamang pag-aalaga ng ating pong mga tanim na agarwood? Yung pong maintenance of agarwood plantation. Unang-una po, ayon para sa aking personal experience, kailangan po within 6 months, mayroon pong shade. Mayroon pong lilim po yung ating pong mga tanim. Lalong-lalo na po kung ito po ay direct sunlight. Around 9 a.m. to 3 p.m. At pangalawa, 3 months daily watering. Kasi yung ugat ng agarwood, nagkakaroon niya ng mga panibagong ugat within 3 months. Hindi katulad ng ibang kahoy na weeks lang o months, 1 month lang mayroon ng bagong roots. So ang agarwood po kakaiba. Within 3 months saka pa lang po siya nagkakaroon ng panibagong roots pag ito po ay itinanim natin.
Kaya ang ano po, ang maintenance po nito ay 6 na buwan. Kailangan mayroon pong lilim. Kasi mas gusto ng agarwood yung pong malilim na lugar. Pero pwede siyang itanim sa direct sunlight as long na within 6 months mayroon po tayong nilagay na ano na shade sa bawat puno ng ating pong tanim. Pangalawa, yung ano po, 3 months daily watering. Pero may option mga ano naman po, kung tag-ulan, huwag na pong magdilig. Kung panahon lang pong tag-araw, saka po magdilig. Pangatlo po, kailangan mayroong monthly weeding, yung pagdadamo po, pag-aalis ng dawag, ng damo sa palibot ng puno. So yun po ay napakahalaga para po sa maganda po yung growth ng ating pong mga tanim na agarwood. Pang-apat po, yung paglagay ng pataba o yung pag-fertilizer po natin once and every 2 months. Ano po ang dapat po nating gamitin sa ating pong paglalagay ng pataba sa ating pong agarwood na agarwood plantation or ating mga agarwood trees? Applyan po o ang i-apply po yung dried tree chicken manure monthly or twice or every 2 months. Once lang po, every 2 months o monthly, pwede po yun. Depende po sa nakikita pong pangangailangan ng inyong pong tanim. Kung higit na nangangailangan siya ng nutrients, so lagyan po natin monthly. Pero kung nakikita naman po natin na okay naman yung growth ng ating pong mga tanim, every 2 months, saka po tayo maglagay ng ating pong mga pataba. Ilan ba o anong gaano kadami ang ating pong ilalagay na pataba sa ating pong mga tanim? Sa bawat puno po, kailangan po natin ng 250 grams. 250 grams. Ibig sabihin, 1/4 kilo ng dried chicken manure ay sapat na po para sa isang puno. Ang ano po niyan, ang sukat po na yan ay para po yan sa 2 months, every 2 months po tayo po maglalagay ng pataba. Kaya kung every month lang po tayo maglalagay ng pataba, kahit 25 grams, 250 divided 2, so 125 grams, pwede na po yun monthly. So, ano po ang mga dapat pang gawin? Number 5, i-avoid po yung excessive water during rainy season. Ano po ang ibig sabihin nito? Kasi may minsan may mga lupa po na kapag maulan, yung daanan, yung medyo mababang lugar, daanan po yan ng tubig ulan. So medyo malakas yung tubig, may minsan yung stagnant water. So yun po ang mga iiwasan po natin. Kaya kung during tag-ulan, ang ating pong area ay ano po, yung maraming tubig, lagyan na lang po natin ng kanal. So ayan po. So ano po ang maintenance natin? Hanggang ilang taon ba tayo magme-maintenance ng ating pong mga tanim? So ang para sa akin, personal ko lang po itong karansan, one day old, simula ng pagtanim niyo po hanggang 2 years old. Yan po ang mga critical na kailangang alagaan po ang tanim. After 2 years po, stable na po ang ating pong mga agarwood na tanim. Kahit magkaroon po yan ng madawag, kahit halimbawa hindi napabayaan ng pag-maintain ng kalinisan sa palibot ng puno. So hindi na siya basta-basta madadaig ng mga baging o yung damo. Kaya ang pinaka ano po talaga ng maintenance natin ng ating agarwood, 1 day old hanggang 2 years old. Kung gusto naman natin magandang tingnan ang ating farm, hanggang 5 years old. Kung gusto natin green na green sa ilalim, di grass cutter ang gamitin natin. Kung gusto naman natin na malinis, eh padamuhan natin.
So, yun po ang mga bagay na kailangan po nating isaalang-alang para maging successful po ang ating pong mga plantation. Ano po ba ang kailangan nating malaman sa ating pong pagtatanim? So, siguraduhin po, unang-una, siguraduhin po na legit po ang ating mga planting materials. So, kasi po, marami po mga nagbibinta, lalo na no yung year 2020, marami pong mga nagbibinta na sinasabing agarwood, pero hindi naman. Kaya siguraduhin po natin ang ating pong binibili ay sa mga legit na mga seller para hindi po tayo ma-scam. Ang tips ko po sa inyo, pagbibili po kayo ng mga seedlings, ano po, unang-una, hihingan nyo po ng patunay na mayroon po silang legit na pinagkukunan. Halimbawa, mother tree, o di kaya kung wala namang mother tree, bumili po, umangkat po sa ibang province, hingan po ng legit na yung patunay na ang kanilang pinagbilhan ay legit din. So, yan lang guys. Sana nakatulong sa nagnanais pong magtanim. Good evening.